Ayos ka lang dyan. Okay lang po, Tay. Get ka dito, Tay. So, Tay. Parang mainit po. Anong mainit? Kaya nga hangin-hangin nga eh, oh. Oh, sige na nga ito. Tutukso yung aircon, ha? Oh, lalakasan ko pa. Tay, wala tayong aircon. Wala ba? Wala. Okay. Papatay. Wala dating-dating-dating pa po. Sira talaga yung aircon natin. Kasi dating-dati pa, kapos na ang budget natin. Eh, di bali. Paglipat natin sa Poblasyon Argente, baka magka-extra tayo. At hindi magtatagal, magpapatayo ako ng sarili kong private law firm. Wow! Ako din, Tay. Tatayo ako ng weekend daycares. Oh! At hindi magtatagal, magkakaroon na tayo ng chedeng. Ayos ba yun? Chedeng! Oh, ayan. Malapit na tayo. Oh! Tay, ano nangyari? Hindi ka lang. Matay! Ayaw. Isa pa. Uy. Ayaw pa rin. Oo. Oh. Hingan ng malalim. Mayon! Chedeng! Chedeng! Ayan na. Ayaw kasi. Sika lang daw tayo. Ayan, nagkas kayo kagad eh. Ayan na, lapit na po tayo. Alam! Oh, dito yung ganda. Dito yung ang Ay, ano na naman nangyari? Wala. Konting ano na lang ulit. Ito. Parang ayaw tayo papasukin tayo. Hindi. Mag-ano yan? Teka lang nga. Ito. Hinga, uli malalim. Ay, wala talaga. Ay! Wala talaga. Ikaw muna dito, ha? Dating gawin. Alam mo nang gagawin, di ba? Kahit nakapikit pa. Tay! Ay, release, hot break! Ano, Tay? Kailangan tulong? Halika! One, two, three! Yan, sige, Tay! Tulong pa! Gadget! Gadget! Sige na, tulong na! Gadget! Gadget! Bukas ang hood. Tay, baka naman po spark plug lang ulit yan. Plug anak, anong alam mo sa spark plug, ha? Di ba po dati nung nasiraan tayo, yun po yung dahilan? Baka nga eh. Anak. Anong problema? Wala sir, na... Siraan lang kami. Pangalan? Attorney Dante Cruz. Anak ko pala si Lily, asawa ko si Camilla. Galing kaming Maynila, na-assign ako sa PAO dito sa Poblasyon Argente. Ano nangyari? Siraan daw po, Gob. Sige, pahila mo na. Sige, may sabi kay Gob. Agado. Sir, ano ang problema? Bakit po? What's si Gob? Sinong Gob? Governor Julio Argente. Andiyan siya. Hatakay lang siya sa talyan. Sige na, sir. Sumakin na kayo. Si Gob na ang basa niyo. Si Tatay Julio, kasama po ang buong pamilya Argente!
maligaya at masaganang kapistahan po sa ating lahat! Walumpung taon nang nagsisilbi ang pamilya Argente sa inyong mga minamahal naming kababayan. Simula pa sa aking mga ninuno, sa aking magulang, at magpahanggang ngayon sa aking pamumuno at sa aking anak na si Emilia. Mula pa noon, ang pamilya Argente na ang inyong naging sandigan. Kami ang inyong kakampi. Yan ay hindi magbabago. Kami po ay patuloy na magiging abang tagasilbi sa pangangailangan ng bawat taga-Argente. Tatay Julio, manais lang pong ibigay naming mga taga-poblasyon Argente ang isang sorpresa po para sa inyo! Kababayan, pistang-pista. Huwag niyo naman akong paluluhain. Alam niyo po, hindi ko inaasahan na meron pala kayong inihandang regalo na pagkilala sa inyong munting lingkod. Meron lamang akong dalawang puna. Una, nakakatanda po yan. Pangalawa, yun lang po mga ganun ang binibigyan ng ribulto, hindi ba? Yung mga patay na. Abay, gusto nyo bang mamatay si Tatay Julio nyo? Kuya, kamusta po? Oh, sir, andito ka na pala. Ayos na po. Ay, talaga po. Ako, maraming salamat po. Ay, magkaan po? Ay, sige na. Huwag na. Ano, sige na po. Sagot na ho ni Gob. Sagot na ho niya eh. Naku po, hindi yun. Nakakahiya naman po. Ay, naku! Pag pinilit niyo ako, susunod na masiraan kayo, hindi ko na kayo pero sa totoo lang, naku po. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong regalo. At ito po ang inyong tatandaan. Hanggat nakatayo ang ribultong ito sa ating poblasyon, magpapatuloy ang serbisyo at kapangyarihan na ipinangako sa inyo ng inyong Tatay Julio. Viva Argente! Viva Argente! Viva Argente! Viva Argente! Salamat. At ngayon naman, ang inyong BFF, ang kumare ng lahat, si Mayor Emilia Argente Torillo! Ang nag-iisang ama ng poblasyon Argente! Ang greatest father in the world, Tatay Julio! I love you, Pa. Thank you.
na po ba yun, Tay? Ito na, magiging bagong bahay natin. Laki po ng bakuran. Kaso, ba't parang wala po tayong mga kapitbahay? Anak, para tahimik. Dito, walang makakaisip na gawan tayo ng masama. Atin na po ba lahat ng to? 2 years lang nabayad. Atin na to. At yan! Yan ang gagawin nating daycare center. Matutupad na ang tahimik na buhay na gusto mo. Grabe na yun, no? Ang mabait po ng mga tao dito. Tapos ang daming giveaways. Parang may birthday. Tapos tinulungan pa tayo kanina nung mama. Libre pa tayo sa talir. Anak, hindi lahat ang nililibre. Mabuting tao, ha? Tay, ha? Masamang manghusga sa tao. Alam mo, tama ka naman eh. Pero kailangan laging mulat ang mga mata. Kanina, nasurpresa daw si Gob sa rebulto. Eh, pwede ba yun? Yung budget nun galing sa tanggapan niya. Siyempre! Dagdag drama, dagdag karisma, at appeal sa masa. Nakita mo naman ang mga tao dito parang mga panatiko. Bilib na bilib kay Tatay Julio. Bakit, Tay? Di po ba kayo naniniwala kay Governor? Anak, sa dinami-dami ng mga mayayaman at mga politikaw na kilala ko sa Maynila, nabibilang lang sa daliri ng mga kamay ko ang tunay na mabait. Nga naman po, no, Tay? Kasi po yung mga death threats nyo gayon sa mayayaman, eh. Ako, Tay. Lagi ko naman po naririnig yung usapan nyo ni Nanay. Saka di naman po ako natatakot basta lagi ko kayong kasama. Pero alam niyo, Tay, parang iba po yung mga Argente. Parang mayayaman silang mabait. Ang dami po nagmamahal sa kanila eh. Buong bayan po. Anak, kung tunay kang mabait, hindi mo kailangan ng mga armadong bodyguards para protektahan ka. Pero baka dahil mga tao silang laging nasa tama, kaya kailangan nila ng bodyguards. Dahil marami sila nakakabangga. Pero kung tunay kang mabait, hindi ka takot mamatay sa ngalan ng ipinaglalaban mo. Pero kung talagang mahal mo ang pamilya mo, pipili ka ng laban. Pipiliin mo kung dapat ka bang mamatay doon. Ay, sa akin na naman bumalik lahat. Kaya nga tayo nandito, di ba, para magbagong buhay? Tatay, ang akin ay paalala lamang. Baka kasi... Alam mo kung ano-ano ang iniisip mo. Pwede ba mag-relax ka lang? Alam mo naman ang mister mo, siya mang buhay, di ba? Siya. Di ba, nak? Naku, nagkampihan na naman kayong mag-ama kayo talaga. Naku, marami pa akong tatanggalin dun sa kahon. Dito ka lang. Tatay. Alis naman ako, ah. Madalas kong marinig sa usapan ni nanay at tatay ang mga salitang laban, pag-asa, pagbabago. At mangyayari lang daw ang pagbabago kung ang iiral sa puso ng bawat tao ay pagmamahal. Pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa kapwa, at pagmamahal sa bayan. Mare, look at them, oh. They're enjoying the food. You know, I love it when I see the poor people happy. Oo nga, kaya naman, mahal na mahal din kayo ng buong pag-aksyente. Oras ba tayo, Alice? Init-init na dito. Mamaya na, Kuya. Ang saya-saya pa nga dito, eh. Ako lang naman nag-enjoy, eh. Basta may lechon, masaya ka. Tama na nga yan. Ay! Ano ba naman? Hindi pa tapos kumain yung kapatid mo, Arnaldo. Sayang yung pagkain, oh. Nag-aaway na naman kayo? Kuya po kasi, hindi ko naman po siya inaano, pero... Asan ba yung lali niyo? Kayo talaga. Kaya pala, pagka meron kayong mga pangangailangan na pwedeng paunlakan ng ating munisipyo, pwede akong makatulong sa inyo. Especially dyan sa mga... Oo naman, dyan sa mga costumes yun. Para at least mapapalitan niyo, mas may maganda pa. Ano pala yung pangalan mo? We are the Choco Babes. Choco Babes, yun. Hi, mga kumare! Hi, mo, tita! Maraming salamat, ha? Kukuha ko ng plato ulit, ha? Si Diego lang kumakain ng lechon. Kukuha kita ng ibang plato. Diego, tama na yung lechon, ha?
Diego, hindi kasi makakabuti sa puso mo yan. Ikaw lang ang inaalala ko, apo, ha? Ay! Mamaya, titake out kita. Secret natin. Saan po ba kayo nagpatay? Dali pa lang po ako. Dapat umpisahan mo sa school nyo ang pagiging politiko. Sa student council mo, aram politics din yun. Kanya lang, o na lower scale. Diba? Tignan mo yun. Lunukin mo. Lunukin mo. You know whom I represent, don't you? He asked. My cashier tells me you're the head of clerk of Thompson and French. That's correct. Tulog na. Oh. Yan na naman. Eh, paborito nito eh. Hindi pambata. Alam mo naman ang talino ng anak natin. Hindi rin pambata. Sana kasi maging alerto, hindi ba? Mahirap ba gawin yon? Sorry po. Papa, congratulations po pala. That was a very successful event. Napakagaling na sinabi niyo eh. Emilia, yes, I hope you got some pointers kanina. Handa mo. Lagi mong paalam sa mga tao na importante sila sa'yo. Alam mo naman, maliliit lang ang utak ng mga yan. Bigyan mo ng konting papuri. Sasambahin ka na ng mga yan. And in return, kahit na magkamali ka later on, ipaglalaban at ipagtatanggol ka ng mga yan. Naintindihan ba sinasabi ko? Yes, Papa. I hope so. Good night. Wala nang tao hindi na kailangan yan. Hello. Good night po. Tulog na po kami. Good night, Iho. Good night, Polo. Hindi pa tayo tapos, ha? Punasan mo nga yung sebo dyan sa nguso mo. Ma, good night po. Good night. You go to bed na. Oh, thank you. Tinutuloy mo pa rin pala yan? Oo. Oh. 365 days of love and guidance. Babasahin ito ni Lily tuwing umaga pagising niya. Ang sabihin mo, 365 days yan ang bulahan ninyo. Yun na nga. Biro lang. Very good ka dyan. Lagi naman eh. Kaya nga sana tayo, sana huling lipat na natin ito. Sana itong bayan na ito maging paraiso natin. Nay, kahit saan naman paraiso, basta lagi ko kayong kasama, Lily. Oh, bakit? Mag-usap tayo. Ba't tayo mag-usap? Buwaran na tayo magkasama. Mag-usap pa tayo? Ikaw talaga? Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan? Kanina sa plaza? Bakit? Anong nakakahiya sa ginawa ko? Naging friendly lang naman ako, ha? Naging makabataan lang naman ako, ha? Diba, support the youth. They are the future. Ang kapal talaga ng mukha mo? Ang kapal mukha ko. Ikaw talaga, basta babae nakapalda, nilalandi mo. Hindi sila nakapalda, naka-shorts. Gago ka talaga! Bakit ka nagkakaganyan? Alam ko na eh. Bakit tinawag ka nilang tita? Tingnan mo ba? Ano masama sa tita? Ha? Ano kasi may tawag sa'yo, sis? Matulog ka na, pagod lang yan. Gago ka pala! Ano tayo mag... Anong gusto mo? Ano? Ha? Anong gulo ito? Wala po, Papa. Nag-aaway na naman kayong mag-asawa. Ganun ba? Hindi po. Nagdi-discussionan po kami. Hey! Huwag niyo akong gaguhin, ha? Huwag mo akong ululin! Teka, halika. Teka. Huwag mag-asawa. Mag-usap tayo na sa labas. Teka! Bas! Dito tayo mag-usap.
ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kapag may problema ang mag-asawa, ang babae ang may diferensya. You and your weaknesses as a woman. Tigilan mo na yan, ha? Tigilan mo na! Hoy! Makita ka saan ni Lolo dyan. Ano ba? Parang pinakatay na baboy. Hindi ka pa ba sanay? Di ba palagi naman nag-away si Mami at Daddy? Bala ka, marinig ka dyan ni Lolo. Makatay ka na, baby baboy. Hey kids, pumasok na kayo, ha? Pasok na. Ay! Chana, hi, good morning. Good morning. Good morning po. Ako po si Camilla Cruz, yung taga Maynila. Social studies tuturo mo, 'di ba? Opo. Ito siguro yung anak niya si Lily, transferring grade 6. Opo, ako nga po si Lily. Magandang araw po. May bagong building yung eskwelahan na, no? Ay, oo. Si Governor Argente nagpagawa nun. Malapit na nga blessing ng building na yun eh. Si Teacher Maanya magtuturo ng sales sa mga estudyante para sa program. Napipressure na nga ako eh. Darating ang mga Argente, syempre, di ba? Yung mga Argente, mga VIP talaga sila dito, no? Lahat ng pangailangan ng bayan na to, mga Argente ang nagbibigay. Malaki ang utang na loob ng buong bayan sa kanila. Ang mga nabibigay naman ng politiko sa taong bayan, galing sa buwis natin. Ang mga politiko lang na nakaupo ang nangangasiwa. May nang naman na, magpasalamat tayo sa tamang pangangasiwa nila, pero utang na loob, hindi nila pera yun. Buwis ng taong bayan ang ginagamit ng mga politiko. Ito naman, huwag ka masyadong seryoso sa buhay para ito yung magkakarali dito. Ang mahalaga, kaya pinapabayaan ng mga nakaupo. Diba? Tama. Naku, mabuti pa, pumasok na tayo. At baka mag-bay. Ay! Anak! Tara, tara. Nga pala, ngayong araw na itong bigaya ng report card sa eskwelahan nyo, di ba? Kumusta na grades niyo? Okay naman po, lo. Nasa top 5 pa rin po. Very good, very good. Impressive. But I know you can do better, Arnaldo. I will expect you to be number one at the next grading period, okay? Okay, Polo. Ikaw, Diego. Musta lang grades mo? May kausap ba ako o wala? Ay, ito po. Science, 75. Bakit? Mahirap po kasi yung science eh. Insects po. Hanapan na lang ng bagong tutor. Ah. Baka naman laging inaantok ka na naman sa klase. Starting tomorrow, ha? I'm gonna put you on a diet, okay? Palagi kasing busog eh. Tapos, kaamutan. Kaamutan na sa tiyan si Diego at matutulog na parang baboy. Totoo naman eh! Sinabi ko nang tumigil ka na eh! Sinusubukan mo ba ako? Shut up! Kayong dalawa, maganda kayo bukas. Good morning, Polo. Good morning! Diego! Diego! Maglulokohan ba tayong dalawa? Isa! Hello? Ba't po tayo nandito? Naintindihan niyo ito, hindi ba? Mga lupain po natin. Yan po yung poblasyon Argente. Tama. Alam niyo bang nakaukit sa aking utak
ang bawat sulok ng poblasyon Argente. Pero ikaw, kailangan mo pang aralin ito. Hanggang pagdating ng araw ay kahit nakapikit ka ay bitbit mo ito. Na mapapagalaw mo ang kahit na anong piyesa nito kahit saan ka man naroon. At yan ang tanda ng isang leader. Ang mga tao ay laging nangangailangan ng isang pinuno. Katulad ng mga langgam na ito. Ito ang bahay ng mga warrior ants. Sila'y malalaki, mapula, at mababagsik. Ah! Aray! Kailangan nilang maging matapang at mabagsik dahil sila ang nagpuprotekta sa reyna. Ang reyna ang pinakamalaki at siya ang nagpaparami sa kanilang lahat. Ganyan tayong mga Argente sa mga tao ng bayang ito. Dahil tayo ang malakas. Ngayon, dyan sa kabila, anong nakikita mo? Diego! Mga langgam po na itim. Gumagapang lang po sila at may dalang pagkain. Pagkain para sa mga soldier ants. Pagkain para sa reyna. Pagkain para sa lahat na higit na mas mataas kaysa sa kanila. Para po mga tao ng Argente, lo? Magaling. Sila'y pinanganak para pagsilbihan tayo. Yun ang lugar nila. Pinababayaan kong mabuhay ang mga langgam na ito para sa'yo, Diego. Po? Thank you po. Mahina na nga ang utak. Mahina pa ang katawan. Baka akala mo pinalagpas na kita. Yung ano po? Taon-taon na lang. Meron kang bagsak na grado sa eskwelahan. Alam mo, hindi ko maalaman kung ano naman yung utak mo eh. Baka sebo din. Sinasayang mo lang ang pagiging Argente mo. Sorry po, Lo. Di ko na po yun uulitin. Promise po. Dapat lang. Tumayo ka dyan. Huwag kang aalis hanggang hindi ko sinasabi. Ha? Tumayo ka dyan! Lo! Lo! Aray ko! Tisin mo! Huwag mong kamutin. Tumayo kang diretso. Tisin mo! Kailangan mong maging isang tunay na Argente. Ayoko na! Ayok! Tama na po! Mahina lang ang katawan mo at utang di ka pa marunong sumunod. Sinasayang mo lang ang pagiging Argente mo. Tama si Lolo. Tama silang lahat. Kailangan kong maging matapang. Kailangan kong tiisin yung sakit. Walang mahinang Argente.
umalon! Anong hindi? Nahulog ka na nga, buti dumating ako! Anong buting dumating ka? Uy, dandan! Ikaw ang dahilan kung bakit ako nahulog eh! Ano? Eh kung hindi nga ako dumating, hindi ka nakaalis dun eh! Yabang mo naman! Sino ka? Si Darna? Hindi! Ako si Lily. Pero kung wala naman talaga ako dun, diba? Hindi mo maliligtas sarili mo. Bakit? Dahil mahina ako? Oo na. Mahina na ako. Hindi na sinasabi sa akin ng lolo ko. Oo na. Mahina na ako. Wait, tika. Hindi yung ibig ko sabihin. Sorry. Isugat ko. Tika. Dami mong pantal. Anong nangyari sa'yo? Anong pangalan mo? Wala. Alis na lang ako. Teka, sandali. Parang namumuhan kasi kita. Ikaw ba yung apo ni Governor Argente? Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para mag-aral. Anak? Lily! Nanay at tatay ko na yun. Gusto mo sumama? Tara, punta ka sa amin. Ah, hindi. Baka hinahanap na ako sa amin. Nagluto pa naman ng merienda yung nanay ko. May turon kami. Sige na, sumama ka na, oh. Salamat. Pero sa ibang araw na lang. Sige. Basta huwag ka na ulit pupunta malapit sa bangin, ha? Sige. Ingat, Diego. Salamat.